Teacher ka ba na maraming sinacheck na papers and nire-record the grades? Salesperson ka ba na maraming sales reports na inaayos? Or accountant ka ba na nagre-record ng mga expenses or revenue sa iba-ibang region? Kung ano man yung trabaho mo, and if you're using Excel as a tool or interested in learning how to use Excel to help you summarize your data, then you came to the right place. Thank you and welcome sa channel natin and welcome sa page na ito if you're checking it out from Facebook at sa ating page na Coach Hobby or YouTube sa Coach Hobby. Please like, subscribe, and follow if you want more content like this. Pero mamagicin muna natin kung paano natin gagawin itong data na to into something that divided into different sheets. So right here, meron ako ditong sample tab natin and the class grades to. So if you're a teacher and you want to see yung performance ng mga students per section, this may apply. Kunyari, meron kayong exam, departmental exam, or isang exam na everyone took, tapos sabay-sabay, naka-randomize, nag-check na kayo. If you don't want to start the paper before checking, so in-input mo lang lahat ng data dito. So nakikita nyo dito sa data sheet natin na halo-halo, may iba-ibang sections tayo. So syempre, kailangan natin to i-summarize per section. So one function na gagawin natin is to create a pivot table. Yun ang first step. Number one, create a pivot table. So, i-delete lang muna natin itong first row na letter A kasi wala siyang header. Pag pivot table kasi kailangan lahat ng column may label. Pwede ko rin naman itong lagyan ng number pero since irrelevant siya, tanggalin na lang natin. So, take note yun ha. Hindi pwedeng merong empty kasi kung hindi mag-error yung pivot table niya. So, now we have the name, first name, last name section, and the quarters, and then the average for the grades. So, I will create a pivot table. I-click ko lang insert. And then, pivot table. And then, i-select niya automatically your range, or you can do that manually as well. Pwede mo na i-click and then select, drag down. Or, mas better is click, tapos control-shift down yun na lang, control-shift, right, para ma-select yung lahat ng rows. Anyway, intuitive naman si Excel and usually tama naman yung suggestion niya. So, make sure na new worksheet para mag-create siya ng bagong worksheet kung saan nandun yung pivot natin. And then you click OK. So, right now we have an empty pivot. So, rename ko lang to. Go to empty pivot. So, with this function, kung gusto natin siya i-export per section, make sure that to use the section dito sa pivot table fields natin na window. Yung section, i-drag nyo sa filter. And then, create na natin yung pivot kung paano natin siya gusto makita. So, kung gusto natin siya makita na same lang din ang itsura dito, ganun din natin siya ilalatag. So, first name sa row, last name, quarter, yan, per quarter na natin na grades. So, pansin nyo, hindi ko siya nilalagay sa values kasi pag nilagay ko siya sa values, ito yung part ko saan sa pivot pwede siyang mag-formulate. Pero since yung ating class list is nakalist na yung kung ano yung talaga yung data and wala nang calculation needed, nilagay ko na lang siya as rows para mag-appear siya the same way na nag-appear siya sa class list. So, ngayon, medyo weird yung itsura niya. So, we will go to design and then report layout, show in tabular form. So, para, imbis na pababa siya yung data, and then per session, pahalang siya. So, parite na siya. Nakikita natin, medyo weird pa yung itsura niya. I-zoom in natin ng konti so you can see clearly. Medyo weird siya kasi may total siya. Madali lang yan. Remove natin siya by clicking yung subtotals and don't show subtotals. Ayan. So, okay na siya. So, meron na siyang first name, last name, quarters, and average. Okay, so ngayon, ready na tayo i-export siya. One more thing, kung ayaw natin yung meron siyang drop-down, ito kasi yung minus, ito, itong box na ito, maliit, pwede mo siya i-click to collapse. So, if gusto natin tanggalin yan, yung option to collapse na yan, pwede mo tanggalin siya using the plus slash minus buttons dito sa pivot table analyze natin na function. So, yan. So, wala na siya. So, pag tinignan mo siya, kumpara dito, kamukha na siya. Okay? Wala nang changes na
gagawin tayo. Ngayon, ready na tayo to export it per section. So, makikita nyo dito, hindi natin alam kung anong section siya kasi yung section natin is nasa filters tab. So, ang next step natin would be click options and then show report filter pages. And that's the last step kasi click lang natin yan and Excel will show all pages of section. So, per section, i-show niya yung data natin. So, click natin. Okay. Ayan. So, nag-create na siya ng one tab per section. So, ang weird na school na to kasi konti lang sila per section. Pero, kunyari, sa section aluminum, itong tatlo. Sa section calcium, ito. So, ganun na siya. So, kung ilan yung iba-ibang klaseng section, ganun karaming tabs yung create. This is very useful, for example, if you're generating total expenses per month, depende sa region, total sales per month, depende sa salesperson. Something like that. Or dun nga sa sample video natin, kine-create tayo ng payslip per person. So, that is a very useful tool and something that can help you, I hope, sa inyong pag-excel in Excel. So, this is just a quick lesson because I really want to explain it in a very concise way. I hope this got you excited in learning more about Excel and I hope may pulot kayo for today. Be a better person today than you were yesterday and just subscribe, follow, and like, whatever para ma-notify pa kayo sa mga susunod nating lessons. I'm planning to show more quick functions like this para meron tayong bite-sized learning for you guys. Have a great day and thank you for hanging out with me. God bless.